Magandang buhay mga ka-farmer. Kita niyo siguro to. Ito na yung mga ano, marami pong nag-aabang nito mga ka-farmer. Lechon belly. Ayan na, gagawin na po natin. Ngayon ipapakita ko po sa inyo kung pag bumili kayo kung paano niyo lilinisin kasi wala po tayong mabibili mga ka-farmer. Pasensya na po kayo, mag-isa na ako. Inano ko na lang yung ano. Ito po, mabibili po natin to, may buto mga ka-farmer. Ayan o. Kasi belly siya, yung ribs niya. Kasi pinutol kasama yan. So, ang gagawin natin mga ka-farmer, tatanggalin po natin yung buto. Tama-tama, magsisigang si, ano, si mother. Sabi ko, yung belly naman, pwede naman natin itabi na muna yung hirap kung ano, hindi maubos. Pero atingin din natin si Lyndon. So, ayan mga ka-farmer. Tatanggalin ko yung muna yung buto. Pinaka, anong, ano po, pinaka sagad para makuha mo yung belly talaga. Wala naman po tayong makukuha talagang ano unless nakakat na yung orderin natin. Pero kung sa palengke tayo bibili, wala po talagang ano. Andito yun. Magkita na natin. Hindi ko lang maintindihan dito mga farmer sa amin. Ba't kailangan pang hapusan ng dugo yung karne? Ang dugo unang nasisira yan eh. Ang hirap lang makipagtalo eh. Buti nga ngayon yung manok, ano na, hindi na nilalagyan ng kulay. Dati may mga kulay-kulay pang dilaw. Yan mga farmer. Yan, minsan napapaaway ako sa ano, sabihin, suplado sa palengke. Ayan, makapal pa rin naman po siya mga farmer. Kasi yung dito medyo makapal. Kuha natin yan. Kailangan talaga tanggalin yung ano, yung ito na po yung ginawa ko pero inisa-isa mo pa kasi talaga napaka ano, trabaho. Ayan na oh. Ay, pwede na tong ano. Pwede rin tong spay ribs to eh. Ayan o. Oh. Kay mama na to. Ayan. Sabi mo na natin. Tapos, hugasan natin yan mga farmer. Siyempre, no? Hinaklosan po ng dugo eh. Gusto ko na linilinis kasi para pagdating dun okay na. Sihiwaan ko na din po. Titimplahan ko na din dito. Pinili ko po talaga ito ng maigi. Pinili ko yung bata pa kasi ngayon nahirap ang baboy dito sa amin. Eh minsan hinahaluan nila ng mga matatanda na. Minahin. Balahibo pa. Tatanggalin natin yan mamaya. Ayan. Ang ano po natin yan, ang ikot natin. Taba, ganito siguro. Ganyan. Ganito. O ganito na lang. Ganyan. Ganyan po ang ikot natin mga farmer. Pwede rin naman nung sa kabila, kaya lang parang alanganin eh. Tapos, hiwaan natin ng konti para sumuot yung lasa. Injured pa rin po ang ating ano, mga ka-farmer. Awa ko. Masyado mataas po yung hormones eh. Okay naman lahat. So, ayan. Hiwa-hiwa. Para sumuot po yung lasa. Ayan o. Kita niyo po mga farmer o. Siikot natin yan ng ganyan. Toast po tayo ng bawang.
ito importante po ito sa belly. Kasi mas malasa yung, mas mabango po yung nakatoast na bawang. Ito lang naman po, simple lang. Yung tinimpla ko na po siya ng salt. Para po yung natural taste ng baboy, makuha natin. Wala pong mantika ito, mga ka-farmer, ha? Pinaano lang natin yung ini-infuse yung amoy ba? Para mas mabango. Hindi pa natin paano ito. Habol natin. High heat lang para mabilis. Bango. Sa lechon po, ganyan din gagawin ninyo. Para mas maano yung, ano, mabango yung lechon. Muusok-usok pa lang, niluluto pa lang po. Amoy na amoy yung masarap. Mabango talaga yung ano. So, ayan. Tatanggal na natin yung ano. Hihiwalay naman yan yung mga balat-balat na yan. Tanggalin na natin mamaya. Mamaya po, ano ko sa inyo, didiscuss ko yung ano, didiscuss pala natin yung ano, habang initimpla doon na sa farm siguro. Paano ang diskarte, kung gusto niyo pong, maganda din pong gawing negosyo yan eh. Ano ako, hindi ko na, inano. Yan, okay na to. Dito na po tayo sa farm, at dito natin lulutuin. Nagpapitas po ako ng 5 kalamansi. Hindi po tayo maglalagay ng Sprite kasi hindi naman. Pero pwede rin po ibabad nyo sa Sprite, pero ako naman kalamansi na nilagay ko. Pwede na yan. Asaysayin nyo na po yan kung paano ano. Ang importante po yung pagluluto mamaya ang may ano natin. May share ko po sa inyo. Ito po, timpla ko. At kalamansi mga ka-farmer. Pabango. Tapos, ito po linagyan ko na po ng asin sa bahay. Medyo may alat na po yan, pero sa tingin ko kulang pa din. May follow up ako ng konting patis. Para may konting ano ba. Yan, tama na. Konti ba? Okay. Tapos ang ano po namin mga ka-farmer, ang ilalagay ko po, ito, iba rin po kasi talaga ito eh. Yan. Bago natin na nalagay po natin dito yung tubo mamaya. So, and then, ito po kasi talaga ito. Iinano ko na po. Iinano ko na natin. I-infuse na natin para medyo mas mabango siya. Sama na po pala yung tanlad mga ka-farmer. Oh. Isang stick lang tanlad. Pwede na yan. Pwede na sa inyo kung gusto nyo medyo mas matapang. Tapos, counting. Siyempre. Wala na pong ganun langaw mga ka-farmer. Salamat naman at tapos na ang kanilang rehime. Waiting for another harvest na naman tayo. Counting rosemary mga ka-farmer. Yan lang. Tapos, siyempre, si Lauri. Laurel po. Kaunti. Ayan. Ayan na po. Ano na natin? I-ano na po natin yan. I-tali na natin. Pagay ko yung ano? Toyo. Toyo. Patis. Patis. Ito po si Lyndon mga ka-farmer. Ang patis po sa Cebu. Toyo. Kaya kami nagkakalituhan. Wala nang patis kuya. Patis. Yung patis po dito, hindi ko alam kung anong tawag sa kanila. Wala daw sa kanila nun. Imposible na ako. Yung fish sauce. Ano, lagi na po yung balot? Hindi. Oh. Patungan lang natin yan din doon. Ayan mga ka-farmer. So, tatali natin. Tama-tama pala.
gandahan natin yung pagkakaano ah. At ito sigurado may technique dyan, gitna muna. Ha? Huh? Sige, gitna lang. Ha? Huh? Yan po, nylon twine. Hindi po yan masusunog. Aming inuulit sa inyo, mga ka-farmer. Marami na pong nag-aabang nito, no? So, actually, marami pong mga, ano, pero pipilitin po natin na maging maayos po at presentable para po kung magiging business po nila at pwede nyo pong gayahin. Kasi marami po yung, ano, eh, medyo hindi po itsurang pang business ba. Bagay, outdoor cooking lang naman yun. Ayan, mga ka-farmer. Ito tayo pang negosyo kasi talaga tayo eh. Tagalin mo na kaya yung ano. Ayan, nakahaba ko pala na. Isa-isa na lang siguro. Huh? Ah, wag mo nang ipulupot. Isa-isa na lang. Tapos dito naman sa gitna. Para pantay na. Ayan. Tingin mo. Mamaya dito lagyan natin ang isa pa. Yan. Huwag mo muna higpitan. Hindi. Para mabalance mo lang. May mga ano. Dito. Ayan. Kanyan. Pilip. Tiangat ko yan. Ay, lumabas. Lumabas. Paano may balak ngayon yan? Kaya. Yan mga ka-farmer. Doon, lalagyan natin itong isa pa siguro. Para hindi, ano. Tapos cook din po yung ating, mas maganda po kasi yung ano eh, mapula talaga. Mas attractive po eh. Iba rin po talaga yung presentation pag mapula yung belly natin. Putulin mo lang. Po, pinili ko pa talaga to, inikot ko yung palengke bago ako kumuha kasi medyo ano po tayo mga ka-farmer eh. Kasi nahaluan nila ng kita mo naman po sa dede pagka medyo matanda na yung baboy. Dagan dito. Okay na to. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Gagamitan ko po ng automatic para hindi ako makapagod. Ito lang ihikot. Anyway, ito po yung aking prepare na uling. Ayan. Pinaikutan ko na lang po siya kasi hindi ko po siya bibiglayin mga ka-farmer kasi napansin ko nung una ginamit ko po yung style ng yung paglilityo namin. Nabigla yata. Medyo hindi ganong lumutong siya pero matigas po. Hindi po yung crispy na hinahanap ko ba. So, mas maganda po yung dahan-dahan. Tapos pagka luto na, saka tayo maglalakas na nga po yung mga ko. Yun po yung gagamitin natin na method. Ngayon, pwede rin po na konti lang yung ano, uli. Nga lang na damihan na. So, ginamit ko na lang. Wala po ditong init, nasa gilid lang.
Ito po pala 4 na kilo mga farmer. 4 na kilo. Ali yung tansya ko. Adjust ko na lang. Yan mga farmer, dahan-dahan po yan. Hindi po siya mabibigla. Mas okay naman po yung dahan-dahan. Gaya ng ginawa natin sa jumbo chicken natin. Hinihiwalay po yung buto mga farmer. Sarap. Yan, nagpapalaki po ulit tayo ng manok para ang sarap eh. Sarap tingnan. Yan. Yan, mga nag-aabang po ng lechon belly. Ito na mga farmer. Tapos, mga farmer, nananawagan po pala ako, no? Sa mga makakapanood po, baka po may alam kayo na, ano mga farmer, yung Vietnamese mango raw. Meron po tayong, ano, si Kuya James, yung sa ka-farmer po natin sa Texas. Ay naghahanap po, tinatanong niya po ako kung meron pong alam ako na mabibilihan daw ng Vietnamese mango. Bibili ata siya ng 100 plus or 200 na grafted na pang tanim. So ayan po mga ka-farmer, ha, baka po may alam kayo, mag-message na lang po kayo para matulungan po natin yung ating ka-farmer na naghahanap po ng ano, magpapatanim po siya. Vietnamese mango po mga ka-farmer. So, ayan. Ayan, ganyan lang po yan. Lulutuin natin yan ng mga siguro isa't kalahating oras. Medyo sumama po yung ating ano, ka-farmer. Camera woman, pero medyo masama pa rin po ang pakiramdam. Ayan mga ka-farmer. Tingnan nyo po. Ayan, dahan-dahan lang po yan. Tututukan ko mga ka-farmer para magandang outcome. Ano? Kakahiya naman po, baka maging pangit na naman. At least yung pang-negosyo po ang itsura mga ka-farmer. I will try my best po para at least sundan nyo na lang po yung aking ginawa. Ayan po mga ka-farmer. After 20 minutes po yan, dinadahan-dahan lang natin para, sabi ko nga, para mas maging, ano ba, inipilit ko po maging presentable po yung itsura niya para po pang negosyo po ito. Yan po mga farmer, 30 minutes po. Nagdagdag na po ako ng konting uling para abang na rin. Kasi paabo na eh. Para ma-maintain natin yung init mga farmer. Tapos, 30 minutes po yan. Ngayon, i-share ko po sa inyo yung paraan po, no? Kaya, kunyari, magne-negosyo po kayo nito mga ka-farmer. Kasi nga, yung lechon belly, talagang kailangan buo siya, no? Para po makapag-stack kayo, let's say, i-maintain nyo po ng, meron din po kayo ng may 3 kilos, may 4 kilos. So, pwede nyo na pong orderin in advance, tapos i-freezer nyo lang mga ka-farmer. Pwede po yun. Para po meron kang available palagi, no? Let's say hindi naman po ganun kalakas yung inyong pa-order pa, pwede po na mag-stack kayo ng pailan-ilan lang, nasa freezer nyo lang. Tapos ang diskarte po, kayo na po makipag-deal doon sa ano, napatanggal nyo na yung ribs para at least hindi na po, kumbaga, kung ano yung puhunan ninyo, yun na yun. Tapos, pakat nyo na po ng perfect. Pwede na po kayo mag-demand pagka ganun mga farmer, kasi nga, suki nyo na, kumbaga, sa iyo ako kukuha, ganito po ang gusto ko, ganun. So, every time na magkakatay po sila, meron na pong naka-reserve sa inyo na belly na para sa inyo na wala ng ribs, para ganyan na po siya. At mapipresyohan nyo po yun. Kunya, 3 kilo. Ito po, 4 na kilo eh. Basta inanong ko lang po, nakasabit po. Sabi ko, yan na po lahat. 1,100 po, 260 po yung kilo ngayon dito sa amin. So, ayan. Ako si costing nyo na lang po. Yung Ricardo, yung siyempre. Ito po, pwede po sa lutuan pala ng lechon manok. Normally, sa ganung klaseng style po naman. Pwede po kayong mag-concentrate. Puro lechon belly. Maganda rin po yun. Makilala kayo, di puro lechon belly lang yung binibenta. Kasi ang ano yan po, ang supply po, hindi naman po kayo mawawalan. Makipagtaya po kayo sa mga nasa palengke. Tapos perfect cut pang maibibigay sa inyo mga farmer. So, ayan po, ano? Ayan, 30 minutes.
naabang-abangan lang po natin. At hindi pa po yan malutong kasi iba nga style. Yung approach po, babalik ta rin natin kasi nga, kailangan mo ng medyo may edad na po yung baboy eh. Hindi naman po ganun katanda, no? Pero ibig sabihin, mga nasa 8 months siguro na to kasi backyard yan, malamang eh. Saan man galing yan. Tinignan ko po yung balat niya. So medyo, palambot-lambotin natin, saka natin bibiglayin sa apoy mamaya para lumutong na, mga kaanan. Isang oras na po siya. Alalay lang po tayo sa init, pero yan, linapit-lapit ko na po ng konti kasi pinapalutong ko na po yan eh. Yan mga farmer, mabango na po. Yan mga farmer, ito na po yung ating belly. Okay naman, lumutong naman. Medyo may ito, nasobrahan po ng konting ano, init, pero actually mas malutong yan. Yan o. Ito, ang payo ko po sa inyo, huwag nyo nang lagyan ng pampapula para ganyan lahat ng kulay. Lutong naman siya. Oh. Tapos, mas malutong po yung may mga parang chicharon. Mamaya, kainin natin. Ang mga farmer, yung laman muna. Harap ah. 2 hours po ito. Ang sarap. At mga farmer. Ano? Patingin na si Liam. Chapin mo na. Harap. Dito na daw kami makakain. Bango? Maamoy na ng mga pak choy. Ha? Mga pak choy, oh. Dahan-dahan rinutok. Bango? O, rinutok. Top. Lady pa yung ketchup. Ako, this gabi. Mga kapamer, pamilya ako sa pagkakigo. Gusto mo ako. Punin sana ni Kuya, huwag na. Lindon the second ito. Walang balak dito kumain mga farmer. Sila na lang nagbisad. Nakakabot sa mga ano mo. Bakit? Kabel? Masyado man yung tanglad. Hmm. Wala siya, no? Tang-stick na nga lang. Iwat maganda plak lalim. Mama ni Linda, mahilig ganyan. Kani, lechon. Pinapanood ka nun. Awat, dira. Yan mga ka-farmer. Kinain na po namin yung kalahati at yung kalahati ito, iuwi namin pang dinner na siguro to. So, ayan po, hanggang dito na lamang at magandang buhay mga farmer. Uwi muna kami.